What's up mga bro? Good morning, magandang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makapagbahagi sa inyo ng mga panibagong tutorial patungkol sa ating mga motor. Ngayon araw mga bro, mayroon lang akong gustong i-share sa inyo kasi kahapon medyo pinahirapan ako ng motor na ito mga bro. Ito ay RS na Honda. Ang problema ng motor na ito ay hindi maibirate. So meron siyang idle, meron siyang minor, pero pagka pinigamo ng konti ay namamatay siya agad. Alam naman natin na pagka ganun ang problema ay ang unang-unang itinuturo ko sa inyo is yung ating carburetor, yung fuel system, pwedeng yung tanke barado, yung fuel filter barado, tapos yung carb barado, yung kanyang main jet or yung kanyang slow jet kasi hindi siya may isagad. Tapos ang isa pa na ka-encounter din ako, wala sa timing yung kanyang motor. Ibig sabihin, wala sa timing, yung compression tsaka yung pag-spark ng spark plug, wala sa timing. Posible din yun mangyari. Pero itong RS na ito na Honda mga bro ay medyo kakaiba yung kanya naging sakit. Yan yung i-share ko sa inyo, baka makatulong sa mga motor na namamatay pag binibirit. Ano? So bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po palagi kayong updated pag mayroon tayong mga panibagong videos na i-upload. Ayan, para may clear lang tayo, diretso na. At shoutout sa mayari, nagpagawa nito. Hindi ko na na-video mga bro yung mga troubleshoot na ginawa natin kahapon kasi sobrang lakas ng ulan talaga. At bali kakatila lang ng ulan, no? So bukas sana yung biyahe natin papunta ng Laguna kaso parang mapupuspo na naman kasi masama talaga yung panahon dito mga bro. So balik tayo. Sabi ko sa inyo, ang problema ng motor na ito mga bro ay hindi siya maisagad. Mayroon siyang idle. So yung may-ari ng motor na ito, bumili na ng bagong spark plug, pinalitan na ng CDI, ng hiram, pinahiram ko ng CDI, pinahiram ko ng ignition coil, ganun pa rin yung sira. So, tapos, dinala dito mga bro, kasi yung may-ari nito ay mahilig din sa motor, mangulikot ano. So alam niya yung mga gagawin sa mga basic troubleshooting. Ang problema, yun na nga, sumakit na rin siguro yung ulo. At kahapon ganun din sana yung mangyayari sa akin. Kasi kahapon mayroon akong inaayos na mga motor dito. Mga basic lang naman, ito yung medyo kakaiba. Akala ko simple, pero dalawa lang yung naging sira nito mga bro ano. Ayun na nga, yung mga chinik namin is yung stator, manual checking, okay naman siya. Yung CDI, okay naman yung mga wiring, yung supply. At tinest ko gamit yung test light. Ayun. Tapos yung carburetor ay bagong linis din. Yung fuel filter, ganun din. So, bagong linis din. At, ayun na nga, sinubukan kong i-top overhaul, singaw yung kanyang valve. Alam ko, meron ako mga tutorial kung paano malalaman kung singaw yung valve. Ano, madali lang naman yun mga bro. Bubusan nyo lang siya ng gasolina. Titinan nyo yung valve pag naka-close. Dapat naka-compression stroke. Dapat sarado yung dalawang valve, yung intake tsaka yung exhaust valve, dapat walang tumatagas na gasolina. So dito, yung intake tsaka exhaust ay mayroong tagas, kaya nag-valve fitting tayo. Ang problema, wala naman tayong dalang grinding compound, so hinasa ko lang siya ng hinasa. At ayun naman, naging okay naman mga bro yung kanyang valve seat. Tapos, yung timing nito ay medyo binaba ko ng konti. Yun yung mga ginawa natin, yung timing. Minsan kasi mga bro, nangyari dito sa motor na ito, at dun sa mga nagpapalit ng sa mga nagpapalit ng cams, mayroon kasi mga sukat ang cam, 6.3, 4.9, 5, 7.2 mm, mayroon mga sukat yan. Minsan pag nagpapalit kayo, hindi nyo alam, nababago yung angat ng valve. Kasi yung cam lube, nababago yung pwesto, minsan nawawala sa timing. Ganon ang nangyayari dyan mga bro, dun sa mga mahihilig mag-set up ng motor. So dito, ang ginawa ko, binaba ko ng konti. Medyo umaandar siya ng matagal, pero hindi pa rin maibirit. At ang naging problema nito mga bro, ngayon ko lang din na-encounter ito. Hindi ko lang mga bro may try na paandarin ito. Gusto ko sana ipakita sa inyo in actual. Kasi kahapon backlash lahat ito eh. Stator backlash, head backlash, lahat backlash, yung valve spring, yung tapet backlash lahat. Ito kasi mga bro ay walang valve. Bali pinabili ko yung may-ari ng exhaust.
Hindi bulb pala. Yung bulb, okay pa yung ating dalawang bulb, yung intake tsaka exhaust. Ang hindi okay sa kanya is yung tapet, bulb tapet, yung tapet screw. Meron naman akong tutorial kung ano yung tapet screw. Ito kasi yung tapet cover, mga bro, pag binuksan nyo, ang unang-unang nyo makikita dyan, yung tapet screw. So, pinabili ko yung may-ari kasi yung nut dun sa screw ay hindi na matanggal. So, kahit anong gawin by script, kahit anong gawin yung may-ari nga pinapadiskarte ko, ayaw pa rin talaga matanggal hanggang sa napudpud yung pihitan. Eh, mura lang naman yung kasi yung tapet screw eh. 7 pesos lang naman. Iwan ko lang dito sa vehicle kung magkano yung tapet screw. Wala akong idea dito sa mga shop. Kaya bumili siya ng bagong tapet screw. At ang naging problema lang pala noon, so huwag na natin papatagalin, is yung kanya, mga brong, kill switch. Pwede pala mangyari yun. Yung CDI natin kasi, ito naka 5 pin to. Yung CDI natin ay naka AC drive. Ibig sabihin ng AC drive, ang nagpapagana dito ay hindi battery. So ang pinaka main supply nito ng CDI natin is yung stator. Kung makikita nyo dito, mayroon ditong red, ay black na may stripe na red. Yan yung primary coil sa stator, yan yung sumusupply papunta dito sa CDI. So ngayon, mayroon ditong kill switch, yung tinatawag yung wire, ito yung pumapatay sa makina. Yan yung black na may stripe na kulay white. Kahapon, mga bro, ay tinanggal, sinubukan kong itanggalin yan. Kasi okay na lahat eh. Okay yung compression, okay yung kuryente, okay yung fuel, walang barado. Siyempre, kita nyo naman bago yung carburetor. So, wala nang dahilan para hindi pa umandar yung motor. Nasa timing siya. Inangat ko yung timing, ayaw. Binaba ko yung timing, ayaw. Binaba ko ng konti yung timing. Medyo gumanda yung tunog niya. Medyo tumagal yung idle. So, ibig sabihin, yun yung tama. Siyempre, bagong linis yung ano. Bagong linis yung piston, lahat ng valve, bagong linis, tanggal lahat ng carbon. So, wala nang akong naisip na iba pang dahilan. Yung pulser, okay. Yung primary, okay. So, ang sinubukan kong tanggalin, mga bro, is yung kill switch, yung kulay white. At nung sinubukan kong tanggalin yan, mga bro, ay swak na swak or smooth na smooth yung takbo ng makina. Okay na okay yung makina. Maliban dun sa tapet screw, kasi sinubukan kong ilagay para lang mapagana, sobrang luwag nung clearance niya. Siguro umabot yata ng 1, ano yun? Umabot yata ng 1mm or siguro lagpas siya ng 1mm kaya sobrang ingay lagatik. Eh pag maluwag yung clearance ng bulb natin, ng intake, sobrang lagatik yan, maingay yan, mga bro. No, maingay yan. So yun nga yung naging problema sa kanya. Binaybay ko yung wiring hanggang dito. Ang problema ay yung ating ignition switch. Grounded na siya, mga bro. So pag sinasagad mo, nagkakaroon ng ground kasi lagi palang binubuhusan to ng mga langis-langis. Ano? So pwede nyo buhusan yan, hindi paulit-ulit, mga bro. So pag nararamdaman nyo gumaganit nga, sa kanyo lang lagyan. Huwag naman yung araw-araw kasi nasisira yung mga wiring nyo sa loob. Kasi merong mga delikado dyan. Ano? Kaya nagsushot yung loob. Kasi mayroong mga ignition switch na apat yung wire pag AC drive yung CDI. Pero mayroon naman na dalawa pag battery operated yung CDI. So pwede nyong buhusan yan pag matigas na. Pero hindi advisable na lagi nyong bubuhusan yan ng mga langis. Tapos inayos din natin yung wiring nito. Yung signal light. Ayan, yung signal light inayos natin kasi walang indicator. Okay na ito lahat, mga bro. At ayun lang, gumawa lang ako ng video para meron kayong dagdag kaalaman. No? Kasi kahapon ko lang din na-encounter. Actually, mga bro, inabot kami ng mga 4 na oras yata. Katulong ko yung may-ari na ano, siya yung pinapatanggal ko kung anong dapat tanggalin. So ako naman yung nagto-troubleshoot. At ayun, nagulat ako na pwede pala yun mangyari. Yung kill switch yung naging problema niya. Kung bakit hindi may sagad yung motor. Mayroon siyang idle. Kasi pag kadalasan kasi, mga bro, pag kill switch, ano, kadalasan dyan, pag kill switch, hindi talaga umaandar yung motor or hindi siya namamatay. Ganon. Pero yung ganong may minor siya, maganda yung idle niya. Ang ganda ng minor niya, pero pag sinagad mo ng konti, patay agad. Ano? So, pwede pala yung mangyari. Okay? So, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat. Sana mayroon kayong natutunan. At doon sa mayari ng motor na ito, pwede mo na kunin at okay na yan.